Maalab na pagbati Pilipinas. Ako po si Inday Espina Varona. You're watching Alab Analysis. Hindi pa natatapos dinggin ng Korte Suprema ang napakaraming legal challenges sa anti-terror law. Ang Supreme Court kasi ang nagdedesisyon kung sang-ayon ba o labag sa konstitusyon ang isang batas o palisiya ng gobyerno. Pero pending nga ang tawag dito, ay napakita na ng pangil ang Anti-Terrorism Council. Naglathala sila ng dalawang listahan na tinatawag nilang terorista. Tatalakayin natin ngayon ano ba ang epekto, hindi lamang sa mga taong pagbibintangan nila at ililista nila sa designated terror list, kundi na rin pati sa mga taong bayan na maaring maapektuhan ng kanilang mga galaw. Kasama natin ang dalawa sa 19 katao na isinama ng Anti-Terrorism Council sa kanilang designation resolution. Sina Rafi Rafael Bailosis at si Jose Maria Sisa. Nain natin si Ka Rafi. Maalap na pagbati, Ka Rafi. Good afternoon to all those viewing this interview. Si Rafi Bailosis po ay ang unang peace consultant ng National Democratic Front na inaresto after President Duterte canceled peace talks with the revolutionary movement in 2017. Sa inaresto at sinampahan ng illegal possession of firearms and explosives si Rafi at ikinulong, but after one year binasura ng Quezon City Regional Court ang kaso laban sa kanya. Kasama rin si Rafi dun sa unang attempt at proscription ng gobyernong Duterte. Pero after a year nga, itinanggal na rin ang pangalan niya. You know, you've been through a lot in the last 3 years, right? Ano ba ang pumasok sa isip mo nang nakita mo o narinig mo yung balita na eto na naman, nasa listahan ka na naman ng Anti-Terrorism Council itong bago nilang designation resolution? Malaki ang syempre sa advanced senior age ko, may malaki na rin itong epekto sa akin physically, physical difficulties, pero hindi lang yon, kasi itong designation na ito ay magbibigay ito ng daan sa mas matindi pang surveillance, harassment, even illegal arrest and another fabricated case, and then yung basta papatay na lang ako extrajudicially. Rafi, how hard is it for an activist of your senior age to deal with the potential physical impact at iba pang mga potential dangers nitong designation ng ATC? Of course, lahat ng ito ay bahagi ng pakikibaka para sa pambansang kasarinlan at demokrasya ng mamamayan sa ating bayan. Kaya lang, ito ay ginagawa ngayon ng alinsunod sa isang batas na tinawag nilang anti-terrorism law na hanggang sa ngayon ay under question yan at dinedebate sa Philippine Supreme Court yung anti-terrorism law na yan. Kung tutusin, meron ng unang proscription case na ginawa ang Regimeng Duterte laban sa mga pinangala ng miyembro ng Communist Party of the Philippines, NPA, noong second quarter ng year 2018. Kasama na ako
sa unang listahan na yon na proscription case na ifinile ng Department of Justice sa isang Manila Regional Trial Court. By the third quarter of that year, nahabol ng aking mga mahuhusay na abogado na yung pangalan ko sa listahang yon ay mausgahan noong Manila RTC na hindi ako terorista. Yun ang nakuha kong magandang desisyon ng Manila Regional Trial Court noon. So okay, so napag-usapan natin, this is not the first time na nadawit ka sa ganitong mga aksyon ng gobyerno. So, can we say that the danger is very real and na at risk? Hindi lamang siguro for now ang mga peace consultants at iba pang considered na mga leaders of the communist underground, but also eventually maybe the leaders of militant activist groups. Ako yung unang consultant ng NDFP sa peace talks na nahuli noon at tinaniman ng falsifikado na ebidensya ng baril, at para hindi ako makabail, nilagyan pa nila ako ng explosive. Nag-demurer to evidence kami, at kagiyat na dinesisyonan nung lady judge sa RTC court na yon sa Quezon City na i-dismiss, pawalang sala kami sa gawa-gawang kasong yun. Ngayon, sa pangyayaring ito na ginamit na ang bagong anti-terrorism law para mag-designate ng mga pinagsususpechahan nilang leader ng Communist Party of the Philippines as terrorist, ito ngayon ang tumatayo na pinakamalaki at principal na obstacle para ang peace talks na yan ay makapag-resume. Kaya yan ang isang malaking epekto noong ganitong ginagawa nilang designation ng mga terorista daw, dahil ito na yung pinakamalaking block or sagka sa pagsulong at pag-resume ng peace negotiations, eh hindi na magagawa o maaabot sa madaling panahon yung mga dating naabot na sa mga naunang bahagi ng negosasyon, yung social and economic reforms, pagkakasundo sa tunay na reformang agraryo, pamamahagi ng mga lupa ng walang bayad o libre, at pagtatayo ng mga tunay na industriyang Pilipino na magpapaunlad sa ating ekonomiya. Marami pong salamat at magandang gabi ulit. Ngayon naman, makakasama natin straight from Utrecht, the Netherlands, si Jose Maria Sison, the Chief Political Consultant of the National Democratic Front of the Philippines. Ilang dekada na rin siya, 3 dekada na siya, living abroad in exile. No? Maalam na pagbati, Joma. Warmest greetings din sa ating mga tagapakinig, ating mga kababayan na interesado sa ating paksa ngayon. Joma, this is not the first time na nakasama ang pangalan mo sa ganitong listahan. Alam natin, of course, no, the US has you on the terror watch list. Give us the background na lang, Prof. Alam ko kasi yung EU and Netherlands problems nyo, medyo resolved na ito. So bigyan mo lang kami ng background kung paano yung laban mo dito at paano ka na pawalang visa ang paglagay sa iyo ng terror watch list, at least sa Europa. Ito itong terrorist designation o
terrorist listing. Nag-umpisa yan sa US, sumunod tong Dutch government. Pagkatapos gumaya rin yung ibang gobyerno. Pero ganito, ang kwanyan eh, ang pinaka umpisa nito ay si Esperon din at saka si Norberto Gonzalez. Nag-request sila sa US government na ano, mag-designate na terrorist sa mga revolutionary organizations at yung ako bilang individual. Tapos ang US hindi umaksyon doon sa request ni Arroyo. Pagbalik nitong Colin Powell sa US, August 9, 2002, ayun na, ginawa na yung designations. Eh, noon eh pa eh, yung guilt by association, notion of guilt of notion of guilt by association, inumpisa na yan. Basta itinuring kang komunista, masamang tao ka na, no? At dalawang witness lang gagamitin, ano na, mapapatunayan ng member o officer ka ng Communist Party. Ayun, yung... This is a little like the McCarthy times, no? Parang witch hunt yan. So everybody who's supposed to be linked with everybody ay komunista. Talks like a duck, walks like a duck, no? Ah, yung McCarthyism, ano yun? Ito ay kwan eh. Masasabi mong throwback. Ha? Itong mga rabid anti-communist, ang binabalikan nila yung lason ng McCarthyismo ng mga 1950s. So, pero itong anti-terrorism act, mas masahul pa sa anti-subversion law. I go back to the original question, dito sa Netherlands, linabanan ko yung designation ng Netherlands government, umurong ang Dutch government dahil walang ano, walang ebidensya kundi clipping mula sa ang bayan, at Philippine government hindi nag-supply ng anumang ano evidence, pero ang ginawa naman ng ano ng Netherlands Dutch government, naging prime movement sa European Commission para ilagay ako sa no EU terrorist list. Yun ang ilinabanan ko, umabot sa European Court of Justice, kasi ang ano diyan penalty, ang parusa ay yung freezing of the account, no, and of course the stigma, paninira sa reputasyon ng tao, mga ganun. There is injury to the subject of the designation. So sa panalo ko sa kaso, sinabi, well, Mr. Sison was deprived, was given a sanction, and he suffered injury, but before such judgment was made, he was not informed of the charge, and he had no chance to have legal counsel and to have the opportunity of judicial review. Ibig sabihin, nagpataw kagad ng parusa itong administrative body, ito namang kongreso. Aba, i-renail road yung walang yang ATA, at si Duterte, siyang pasibuno yan. Naranasan ko na yung terrorist listing. May president yan. Itong mga nasa Pilipinas, itong mga nagkahari sa Pilipinas, lalo na yung mga militar, hindi nila alam na gumagawa sila ng ano, yung labag sa international standards of law. And sa Philippine standards of law, alam mo yung pagputulak ng Human Security Act, eh kung yan eh, yung mga at least mas matitino pa yung mga nasa kongreso, they were mindful of ano, the basic human rights and democratic rights. Pero itong mga nasa gobyerno ngayon, ano yung parang pinamumunuan ng gangster, at alam nila yung gigipitin sila ng gangster na amo nila kapag hindi sila sumunod sa gusto. So ganoon, ngayon ginagamit kasi ng ni Duterte yung pananakot
at yung panluloko sa pamamagitan ng poll survey, mga trolls, etc. At itong, pero itong ano, power player si Duterte, gangster yan. So, ang itong Anti-Terrorism Act, gagamitin niya to the fullest extent. Itong designation na ginawa niya, walang kinaiba sa red tagging, sabihin komunistika. Therefore, by guilt of association, terorista ka. No more need to prove what crimes you have done. So, ito yung mentalidad ng mga ano, mga pasista at aksyon ng mga pasista. Itong ano, pinapairal sa ilalim ng rehimen ni Duterte. Okay, Prof. Alam naman natin na under the Anti-Terrorism Council, yung prescription, you know, yung designation nila na nilabas ngayon ay ni walang nakalagay na basehan. And yet, far-reaching rin ang law nito. Do you think maaapektuhan ka dyan sa Netherlands nitong batas na ito o meron kang protection dahil ang society that host you right now has better standards of human rights? I don't know. What do you think? Sa tingin ko itong ano, Regulation 17 ng Anti-Terrorism Council walang epekto sa akin. Una, klaro yung aking legal na posisyon dito. Ikalawa, dumaan na ako doon sa pagsubok ng ano, EU terrorist listing. Nanalo ko sa kaso. Kaya maliwanag na ano, walang ano, aplikasyon, walang hindi magiging mabisa yung Anti-Terrorism Act sa jurisdiction ng EU at the Netherlands. Isa pa, wala naman akong assets na i-freeze kahit na ako ay allowed to have bank accounts. Pero ang concern ko talaga naman, yung mga tao na nasa Pilipinas, yung mga tinarget ng designation, karamihan sila involved sa peace negotiations, tapos sinang ginamit nila yon na ano pa, parang ano ba yan, batayan para ituring silang mga komunista and therefore terrorist. Yun ang kanyang isip nila eh. Sila yung vulnerable kasi nasa within Philippine jurisdiction sila. Pero si Dule, Mrs. Ko, ako, ano yan, wala sa jurisdiction ng ano, ng mga ano to, mga halimaw ng kasalukuyang gobyerno ng Pilipinas. So, ang kawawa yung mga nasa yung kaya nilang irenta, dukutin at patayin. Pero dito, ang peligro sa akin, mas peligroso pa kaysa Anti-Terrorism Council. Alam niyo nung March this year, ang mismong Dutch police authorities nag-warning sa akin na may mga mukhang mga Philippine military agents na gustong tirahin ako. Yan ang kasabay yung bisita nila Parlade at saka itong Baduy. Yun, nandito sila during that time. So yung mga police nag-warning sa akin tapos itong nag-organize itong mga DDS ng maliit na piket. Pero ano, nakahanda tayo dyan. At alertado ang mga Dutch authorities. Yung pang mas peligroso na kaysa itong anti-terrorism, itong resolution ng Anti-Terrorism Council. Baliwala yan sa akin ngayon in terms of material consequence. At even before this, yung ano, yung death threat pa nga mas
posibleng gawin ng rehimeng Duterte? Okay, Prof, you're saying that the Dutch police, the Dutch authorities are not going to allow or are going to be protective of you against extra-legal threats allegedly by the Duterte government. So merong coordination with Dutch authorities. Oh, of course, ano, Dutch authorities, pangangalagaan nila yung aking seguridad dahil ako recognized political refugee. At saka yun na, paglabag sa international law yan, crossing borders to kill me. So, ang Dutch authorities will certainly continue to protect me. So I have that much trust in the Dutch authorities as against my complete distrust kay Duterte at kanyang rehimen. Prof, sinabi mo na it's not so much yung safety mo dyan ang pinagkakaabalahan mo, kundi yung safety ng mga aktivista at mga NDFP peace panelists na nandito, ang mga consultants na nandito sa Pilipinas. So, marami sa kanila, of course, included dun sa resolution. Ano ang concrete effect nito sa peace talks? Are we saying, of course, it's been cancelled, but are we saying that this is the final nail on the coffin of... Malaki ang negatibong epekto na anti-terrorism law sa peace negotiations. Of course, I'm assuming already na everybody knows the background of Duterte's sabotaging and destroying the peace negotiations. As a matter of, pero itong anti-terrorism law makes sure several times that the peace negotiations, while Duterte is in power, is in the coffin. Itong mismong anti-terrorism law ay malaking pako na pangsara sa coffin ng peace negotiations. And bawat abuso sa ilalim ng masamang batas na ito, pako, nail on the coffin of peace negotiations. Of course, that's a metaphor for peace negotiations for the time being under Duterte. Nga, ang kwan ito yung nakalista sa Resolution 17, 14 out of 19 are peace consultants and reciprocal working committee negotiators and peace advocates. Kaya yung talagang ang gusto ng militar, yung sirain yung tunay na peace negotiations authorized by the highest authorities of the GRP, the Government of the Republic of the Philippines, and the NDFP. I'll just break in. Sinabi mong marami sa pagsasalita mo, expected natin na hindi lang yung underground o yung guerrillas ang sadyang habol nito, kundi marami sa legal mass organizations. The last time that this kind of bloodbath of activists happened was under, well, also Esperon, under Gloria Macapagal Arroyo. Did the CPP-NPA weaken that time? Will it weaken this time if ganito kalawak ang pwedeng mahabol sa CPP-NPA and outside of the communist guerrillas? Do you see a weakening of legal mass organizations, both the traditional politicians, the activist groups of all isms, dahil sa threat totoong gustong takutin at kung hindi sila matakot,
ano titirahin nila, hindi lang yung nasa underground o nasa armadong kilusan ang hinahabol nila. At hindi lang yung mga makabayan at progresibong aktivista ang ano gustong takutin ni Duterte, pati na ano karaniwang tao na ano pupuna o yung lalo na yung mga o kaya pati na rin yung mga nasa opposition, legal na opposition. So hindi lang mga mass activist ng kilusan para sa pambansang independensya at demokrasya, kundi pati na yung mga nasa konserbatibong oposisyon at mga karaniwang tao. At diyan nakakakuha si Duterte ng ano high popularity rating, yung general ano atmosphere of ano intimidation. Walang taong magpupuna kung tinatanungan ng mga poll survey, no? At saka mga ilang ano academic pedants, oh, Duterte is populist, you know, he knows how to tap into the, you know, siyente, imbista tawagin na demagogue, ganyan. So anyway, pati na sa circles sa mga marurunong, tatawagin pa si Duterte, oh, he's a populist, you know, that's why he gets popular rating, and therefore he will be able to rig the elections, any kind of elections, you know, easily. So anyway, ganito, isang anong epekto nito sa CPP? Yung malawak na paggawa ng mga abuso at attempt na takutin ang masang Pilipino, nakakapagpalakas sa kilusang revolusyonaryo kay sa CPP at iba pang pwersang revolusyonaryo kaysa makapanakot sa kanila. Dahil ano eh, yung mga marami yung nangangamba. Feeling nila eh, kwan, titirahin sila nitong kwan, estadong terorista. So, ano yon? Sabi, isip nila, mas mabuting makalaban kaysa ano, papatayin na lang, huhuliin o papatayin. Kaya sumasama, dumadami yung sumasama sa kilos sa revolusyonaryo. Imbes na matakot ang mga tao, marami sa lalo na sanay ng mga aktivista, mas marami yung sumasama ngayon sa kilusang revolusyonaryo. At bawat patayin, ano yan, ipinagbubunyi na martir at nakapagbigay ng inspirasyon para lumaban sa halimaw na rehimen. So, negative, counterproductive itong state terrorism ni Duterte. Marami namang lumalaban eh. Hindi kaya ni Duterte ang kwan, supili ng mga Pilipino. Ganito yan eh. Si Duterte bilang duwag, ang kaya niyang patayin, huliin, ay yung mga kawawang tao. Yung hindi tansyado niyang hindi makalaban, mga magsasaka sa kanayunan at yung mga mahihirap sa urban slums, yun ang tinatarget niya, pinapatayan niya ng ano, gasampu-sampung libo. Hindi, more than 30,000 ang pinatay. Nakawawa sa mga urban slums, no? Yan ang kaya niya. Just last one question. So nasabi mo na that like Marcos, Duterte's overreach, yung kanyang fascist policies and actions will just bring more recruits to the revolutionary movement. But and that activists or traditional or the traditional opposition will continue because they know what's at stake. But sinabi mo rin na kaya mataas siya sa ratings dahil takot yung mga tao. Don't you think that this fear, lalo nang heightened with the anti-terror law, will also impact on the results of the 2020 election? And give Duterte another unfair advantage. Ako eh, kaya nagugulat kung ano yung may nagugulat dun sa floating presumption ng maraming politiko na magkakaroon ng ano possibly clean presidential elections sa 2022. Yung sa tingin ko,
yung takot na ginagawa ni Duterte, pati na yung kuhan, parang hidden presumption na ayaw sabihin ng mga pinaka-responsabling tao, yung ano ba, yung sistema mismo ng eleksyon ay kontrolado ni Duterte, pati hanggang ano, vote count pwede niyang ayusin. Yung ganito, nakita naman natin sa karanasan sa ano, pag-iral ng diktadura ni Marcos at yung proseso ng paglaban ng mga tao. Hindi ba yung si Marcos eh mas tuso pa? So palagay ko ano eh si Duterte pag ano yung makapaghari beyond 2022 either directly bilang diktador or indirectly bilang vice president kuno. Ano yan? Yan ay malulunod sa galit ng mga tao dahil sa mga krimen na ginawa niya laban sa tao at dahil na rin sa kanyang kalokohan, binangkrap niya ang ekonomiya at gobyerno. So, kawawa kung sino man. Kahit sinong susunod na presidente, kawawa dahil sa sinira ni Duterte ang ekonomiya. Diyan mo makikita yung ano, kestupiduhan ni Duterte. Hindi niya alam na sa pang-abuso niya, ano yung, yun ang sisira sa kalaunan, yung kanyang ano, endless jokes, no? Na paninira sa kabuhayan at kaluwagan ng laya ng mga tao. Thank you so much, Prof. You're saying that Duterte will not succeed. We hope tumpak ang iyong forecast. Of course, Marcos did fall down after two decades. Probably we're not going to take that long with Duterte. Maraming salamat po, Professor Jose Maria Sison. Thank you for giving us your time, sir. Maraming salamat, and I. Sumatotal, ilang beses na nag-oral argument sa Supreme Court over the anti-terror law. Narinig natin mahina ang argumento ng mga champions ng bagong batas. And yet kung gaano kahina yung lohika nila, ganun din namang kataas ang level ng kaangasan nila na ituloy at itulak itong bagong batas. In fact, ngayon, kaya na. Naglabas ng designation resolution na walang laman na basehan. Basta terorista ka, yun na yun. Sabagay, hindi nakakagulat eh. Yung original na program ni Duterte, ang Tokhang, is exactly like that. We say you're a drug suspect, bang! Thousands killed without due process. And so it is today. So hindi tayo dapat magulat. Pero hindi rin dapat magulat si Duterte sa lakas ng pushback. Hindi dapat magulat ang gobyerno sa lakas ng pakikibaka ng mamamayan. Di hamak naman na mas mahaba ang kasaysayan natin ng pakikibaka laban sa abuso, ang pakikibaka para sa demokrasya kaysa sa 6 na taon ni Duterte. At kung meron man tinuro sa atin ang kasaysayan, ito yun. May wakas din ang lahat. Hanggang sa susunod na episode ng Alab Analysis, ako po si Inday Espina Varona.